malapit na yung ako pagdating. Lagi kayong mananalangin na sayang ako ang pumilos at nanguna sa inyong buhay. Lagi kayong mananangan sa aking salita sapagkat kailanman hindi ito magkakagulang. Wagas na ba ang pag-ibig ninyo sa akin? Kung gayon, sundin ninyo ang lahat ng aking mga pinag-uutos. Subukin ninyo ako. Good morning, mga kapatid. Kung bababa ang Panginoong Jesus ngayon, nakakasigurado ba tayong kukunin? Wagas na ba ang ating pag-ibig? Totoo na ba talaga tayo? Yan ang mga katanungan na dapat masagot mo. Kasi ang makakasagot niyan, ikaw eh. Pag alam mo totoo ka, totoo rin ang Diyos sa iyo. Kasi may nagtanong sa akin yan eh, paano ko ba malalaman ng totoo? Ang dami-daming iglesia, ang dami-daming religion. Paano ko malalaman ng totoo? Sabi ko sa kanya, eh, totoo ka ba? Oo, hindi malalaman mo totoo. Totoo ka pala eh. So sa mga totoong tunay na Kristiyano, malalaman mo totoo ka. Kasi gagawin ng Diyos na totoo ka. Natatandaan niyo yung may ketong. Di ba sabi nung may ketong, Panginoon, linisin mo po ako. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Sige, malinis ka na. Gusto niya maging totoo eh. O di sige, gagawin kitang totoo. So nasa atin eh. Nasa atin ang decision making kung totoo ka mananampalataya o hindi. Sinasabi ng Bible eh. Sabi sa 1 John 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa Kanya na totoo. Sa mga tuwid ay sa Kanyang anak na si Hesus Kristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So kung ikaw totoo, magpapaunawa ang Diyos sa iyo na katotohanan. Ibibigay sa iyo ang Espiritu ng pananampalataya. Ibibigay sa iyo ang Holy Spirit na magsasalita ng katotohanan. Ituturo sa iyo ang katotohanan. Meron kang anointing ng Holy Spirit. Kaya hindi mo kailangan turuan ka ng tao. Confirmation lang ang ituturo ng tao kung ang itinuturo mo sa Diyos. Lahat tayo may anointing. Kaya hindi ka maliligaw eh. Pag tunay na anak ka ng Diyos, sigurado walang ligaw. 1 John 2:27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. So yung anointing ng Holy Spirit, dahil totoo kang Kristiyano, hinahanap mo ang Diyos, ay naghahanap ang Diyos ng totoo. Ay totoo ka naghahanap. Ibinigay sa iyo yung Espiritu Santo. Binigyan ka ng Espiritu ng pananampalataya. Ngayon, yung Holy Spirit na tinanggap mo, siya ang nag-a-anoint sa iyo. Siya ang gumagabay at nagtuturo ng lahat ng katotohanan na hindi nyo kailangan turuan kayo ng tao. At tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Kaya itong iglesia to established by the Holy Spirit. Eh. You're on your own. Ikaw ang magdidisposisyon sa sarili mo. Hindi ka pipilitin ng pastor. Hindi ka pagsasabihan ng pastor o sisisihin ka, hindi. It's between you and God. Kaya yan eh, where there is liberty, there is the Spirit of the Lord. Kaya malaya kayong gawin ang gusto nyo eh. Magtuturo lang ako, manonood lang ako. Katulad ng Diyos, nagtuturo, nanonood siya. Pinagmamasdan niya ang masama't mabuti. Hindi siya naapektuhan. Kasi nasa panahon na tayo nang hinatula na ang iglesia ng Diyos. Ihihiwalay niya ang trigo sa damo. Kaya para matiyak mo na trigo ka. Talagang tunay ka, may laman, may pananampalatayang gumagawa. Sumusunod ka sa lahat ng kautosan ni Kristo. Dito mo malalaman totoo ka eh. Sumusunod ka sa katuwiran ni Kristo.
Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paanong kayo'y tinuturuan ito ay gayong kayong nananahan sa kanya. So malalaman mo yung kalooban ng Diyos. Maraming hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ang pagpapakabanal sa pamamagitan ng Espiritu Santo na si Kristo ang kabanalan natin, salita ng Diyos. Romans 7:12. Ang mabuti, matuwid ay banal ay ang utos. So kung nananatili ka sa pananampalataya kay Kristo, banal ka. So ibig na nanatili at nananaam ka sa katotohanan, totoo ka. Ngayon, manatili ka sa katotohanan na maging alagad ng Panginoong Yesus. Ang sisiguraduhin mo, alagad na ba ako ng Panginoong Yesus? Lahat ba ng itinuro ng apostol ng mga dekreto, tinutupad ko? So ikaw ang makakasagot nun yan eh. Lahat ng kalooban ni Kristo, tutuparin mo. Ginagawa ka ng Diyos na perfect. Wala kang bahiduwis. Kasi tinitignan ng Diyos dito ang puso natin, yung katotohanan ng pagsunod. Kasi may anointing at kaya mo nang gawin lahat ng utos ng Panginoong Yesus. Meron kang bunga sa ikababanal. Wala ka na sa ilalim ng sumpa. Wala ka na sa law of Satan and death. The law of sin and death, pinalaya na. Sabi sa Romans 6:22. Dadapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So paano lalabas yung pagpapakabanal? Dadaan sa pagsubok, bautismo sa apoy. At ang iglesia nito, yung remnants, yung nalabi, dadaan sa bautismo sa apoy. At kapag binadaan ka sa bautismo, tatanggalin yung ipa. Kasi yung trigo, pag nakuha yun, nakuha na ilagay na sa bodega o sa kaban, pupunta yun sa milling eh. Milling ba tawag doon? Yung magtatanggal ng iba. Yun ang bautismo sa apoy. Tatanggalin yung outer man o yung lumang pagkatao. Ang lalabas doon, puting-puti, bagong pagkatao. Matthew 3:12. Dadaan ka sa afflictions of suffering o bautismo sa apoy. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. So aalisin ka ng Diyos sa iglesia. Pag hindi ka totoong Kristiyano, aalisin ka sa iglesia ng palatiyo. Mawawala ka sa iglesia kasi hindi ka totoo. Kasi ang titipunin ng Diyos, totoo eh. Kaya may pagkakataon pa tayo maging totoo eh. May grasya pa eh. Buhay ka pa eh. Pwede ka pang magpakatotoo. Sa katotohanan ay binabautismuhan to kayo sa tubig sa pagsisisi. Dadapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang panyapa. Siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So yung tunay na Kristiyano lang ang mababautismuhan sa Espiritu Santo. Kasi siya yung totoo eh. Ngayon kung totoo ka, dadaan ka naman sa bautismo sa apoy. Katulad ng Panginoong Yesus, nung ibautismo siya sa tubig, sa Espiritu, dinala siya sa ilang for 40 days and 40 nights. Dumaan siya doon, sa tukso kay Satanas. Bautismo sa apoy, nakalusot siya. Ganon din tayo, yung tunay na Kristiyano, makakalusot eh. Sapagkat bibigyan ka ng kapangyarihan ng Espiritu, magampanan mo lahat ng kalooban ng Diyos. Hindi ka kayang talunin ng kahit sino man. If God is with you, who can be against you? Magtatagumpay ka. Ikaw, sapagkat ikaw ay tapat, sabi sa Revelation. Yung mga totoo, magiging tapat yun eh. At yung mga tapat na yun, yun ang mga mapagtagumpay, yun ang magtatagumpay. Kasi kapag pag ikaw ay nagdesisyon magpakatotoo, gagawa ang Diyos sa'yo, gagawin kang totoo. Katulad ng may geto. Sabi ng may geto, gusto ko pong maging malinis eh. Gusto niya eh. May desire talaga siya. At di malinis ka, nilinis siya ng Panginoong Yesus. Kasi yung desire mo na magpakatotoo, gagawin ka totoo. Naghahanap lang ang Diyos ng totoong Kristiyano eh. Yung mag-aalay talaga ng kanyang buhay, mananampalataya talaga, gagawin niya totoo yun. At magtatagumpay yun dahil magiging tapat ka eh. Makakasama ka ng Panginoong Yesus, sabi sa Revelation 17:14. Makikipagbaka mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero.
sapagkat sila'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. At ang mga kasama niya na mga tinawag at mga napili at mga tapat ang nanaig din. So yung tinawag, yung napili at yung tapat. So tinawag tayo, ang daming tinawag sa LCJ Ministry. Ang daming napili, pero tapat ba? Remnants lang ang nananatiling. At sa remnants na yan, titignan pa kung sino talaga totoo. Mababayaan tayo ng Diyos. Sabi sa 2 Chronicles 32:31, katulad ng ginawa kay Hezekiah. Para malaman kung sino talaga totoo. Kasi si Hezekiah nung una, masunurin si Hezekiah. Talagang masunurin. Eh dumating yung panahon na parang ano na siya, nagiging unstable na yung faith niya. Nilagyan siya ng Diyos ng bukol. Talagang pinabayaan siya ng Diyos. Nilagyan siya ng sakit, siya ikamamatay. Ngayon, muli na namang na-realize na Hezekiah. Sabi sa kanya ni Isaiah, mamamatay ka, sabi niya. Sabi niya, pwede ba balikan ng Diyos yung mga una kong gawa, yung una kong pag-ibig? Nililimot kasi yung unang pag-ibig eh. Chicken nga, tingnan niyo yung katapatang ko. Tapos nanangis siya at nanalangin. Sabi ni Isaiah, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Bibigyan ka pa ng Diyos ng 15 years na buhay. Kasi nagsisigaw talaga yun, anumbalik ka sa unang mong pag-ibig. Eh paano ba makakabalik sa unang pag-ibig yung mga tumalikod na? Eh napakahirap na makapagsisinog. Kaya dumadaan tayo dito at pinababayaan ng Diyos ang kanyang iglesia. Pinabayaan niya ang LCJ na magkawatak-watak. Pinabayaan niya, he struck the shepherd and the sheep scatter. Pinabayaan niya to at makikita kung sino yung tunay ng mga pastor. Yung tunay na pastor na pagkapastor ni David na talaga nagmamahal sa tupa, nagmamahal sa Diyos. Tunay na sumusunod. Kasi pag hindi gagawin ng Diyos to na pababayaan ka, hindi lalabas kung ano nasa puso mo eh. Eh kailangan, ano nga talaga eh, dumaan sa bautismo sa apoy para malaman kung ano nasa puso mo. Kasi man, hindi mo intindihin ang hirap eh. Yung pasakit o suffering, kasi mahal na mahal mo Diyos eh. Ang gusto mo, masunod ang kalooban ng Diyos eh. Dadaan ka ngayon sa apoy. Ito sabi, gayunman sa bagay ng mga sugo ng prinsipe, sa Babilonya ay nagsugo sa kanya upang mag-usisa ng kagilagilalas na gawa. Sa lupain, ay pinabayaan siya ng Diyos upang tikman siya, upang kanyang malaman ang lahat ng nasa kanyang puso. Kasi kung hindi ka pababayaan, hindi malalaman kung ano nasa puso mo eh. Ganun na nangyari nung panahon ni Elijah. Yung mga propeta nung araw na yon, at saka ang araw, napakasama. Hindi umulan ng 3 taon. Ngayon sabi ni Elijah sa bayan ng Diyos, sa 1 Kings 18:21. Hindi na kasi, ano eh, hindi na naging tapat ang Israel, malahininga na. Nakalimutan yung unang pag-ibig. Naging malahininga, isusuka ka ng Diyos. Ito sabi ni Elijah. Para malaman kung sino talaga yung totoo. Ito sinabi niya sa bayan ng Israel. At si Elias ay lumapit sa buong bayan na nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang kaisipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa kanya. At ang bayan hindi sumagot sa kanya kahit sa salita. Kung ang Diyos ba natin ay totoo, at ikaw ay totoo, ano ba gagawin mo? Di ba magpapakatotoo ako hanggang wakas? Kung kinikilala mo ang LCJ Ministry na hindi totoo, eh di wag kang maglingkod. Pero kung kinikilala mo na ang LCJ Ministry, totoong iglesia, at si Brother Manny, tunay na isinugo, at ako, tunay na isinugo, magpakabanal-banal ka. Kasi kung meron kang ganung pag-iisip, magpapakalinis ka. Sabi sa 1 John 3. Madali lang naman sundin ang utos ni Kristo. Bakit? Eh may Holy Spirit na gagawa eh. Kung sa sarili mo, hindi mo kaya. Walang tao pwede magtuwid ng sarili niya. Ang Diyos lang. Eh kung mo totoo ka, binigyan ka ng Holy Spirit, nagagawa mo. Nararamdaman mo yung pagnanasa at paggawa. Kasi pag walang pagnanasa at paggawa, hindi mo magagawa. Ito sabi, 1 John 3, 1-3. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama
upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Sapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa naaayag kung magiging ano tayo. Kasi hindi pa nagra-rapture eh. Hindi natin malalaman kung gaano ba ka-glorified yung body na yun. Sino ba nakakita ng glorified body ni Kristo? Mga apostol pala. Pero ano yun? Ano kaya itsura nun? Wala eh. Ganon din tayo, hindi pa natin alala. Bakit? Hindi pa natin nakikita si Kristo kung ano ang new niya. Malalaman natin kung siya'y mahayag. Tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. So pinanatili ng Panginoong Hesus ang kabanalan. Hindi nagkasala si Kristo kahit isa. Kaya pwedeng iala yung katawan sa kasalanan. Hindi katulad natin, nagkakasala tayo. Kaya lang, ginawa ng Diyos tayo matuwid at banal. So pwede mo nang iala yung katawan mo na makasalanan. Ginawa kang justified eh. Banal na yung espiritu natin eh. At yung kaluluwa na lang ang nire-revive eh. Nire-restore ng mabanal ng kaluluwa. Yung katawan, simple lang, papalitan eh. Kaya nandun sa katawan ang lahat ng kasalanan, kinuha ni Kristo kasi ang lahat ng kasalanan na sanlibutan para maipako sa krus at mamatay, para masave tayo sa kasalanan. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Kaya kung mananatili kang nagpapakalinis-linis, nagpapakabanal-banal, yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ka sasabihin ng Diyos na tampalasan. Kasi sabi sa Matthew 7:21, meron ditong ano eh, magsasabi, Panginoon, ganito-ganito kami eh. Sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala eh. Mapaggawa kayo ng kasalanan eh. Matthew 7:20-21. Kaya't sa kanilang bungay, makikilala nyo sila. So kung yung tunay na Kristiyano sa bunga makikita eh, tignan mo kung nakakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Nasusunod mo ba lahat ng utos ng dekreto ng apostol sa iglesia? Mula doon sa ikapot handog, sa pagsamba, sa pagpapaabanan, sa bautismo, lahat ng dekreto. At araw-araw ba nagpapakalinis ka at nagpapakabanal-banal? Nagsusumikap ka pang lumayo sa kasalanan? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga nagsipaghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Sabi ng salita na Diyos, huwag kayong magala kung nagpapalayas kayo ng demonyo. Magala kayo kung ang pangalan nyo nasulat sa aklat ng buhay. At yung nasulat sa aklat ng buhay, yun yung nagtagumpay, yun yung tapat. Nasa simula pa lang ng pagkatawag sa kanya, tapat na talaga siya. Nagpakabanal-banal siya at nagpakalinis-linis. We are a true children of God. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. 1 John 3:10. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So ang katuwiran ng Diyos, ang katuwiran ay si Kristo eh. The righteousness of God is Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word of God. At ang Word of God, ang buhay na walang hanggan. At kung susundin mo ang Word of God, may buhay na walang hanggan. So dito malalaman, sinusunod mo ba lahat ng kalooban ni Kristo? The righteousness of God? Pag hindi, di anak ka pa rin ng Diablo, hindi ka totoo. So ang mararapture lang sa iglesia natin, yung buhay na kukunin, yung totoo lang. So tignan mo sa sarili mo, malalaman mo yan eh. Kasi ikaw ang gagawa, ikaw ang susunod eh. Ayon sa iyong pagsunod eh, hahatulang ka. Kaya nga, may pagkakataon ba mga kapatid? Napakalapit, sabi ng prophet eh, napakalapit na ng pagdating ng Panginoon eh. Wagas ba ang inyong pag-ibig? Tunay ba tayong sumasampalataya? Yun din ang sinasabi ngayon ng Espiritu Santo. Sapagkat ito ang pasimulang inyong narinig buhat ng pasimula na mag-ibigan tayo sa isa't isa. So ang iglesia bang ito nag-iibigan sa isa't isa? Tunay ba tayo nagtatanggapan sa isa't isa kahit hindi tayo magkakamag-anak? Mas higit pa nga pagmamahala natin kaysa sa ating mga kamag-anak eh.
Kasi ang tunay na anak ng Diyos, umiibig sa kanyang kapatid. Higit pa, sabi sa Galatia. Galatians 6:10. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalo-lalo na yung kasambahay sa pananampalataya. Sa ano ba yung lahat? Ay, kasama doon yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Eh, mas higit pa, sabi, lalo na kung ang tatay mo, kapatid mo, mananampalataya. Kasi mas higit yung ibibigay mong pagmamahal sa mananampalataya kaysa doon sa lahat eh. Eh, kasama sa lahat, lahat ng tao eh. So, makikita natin na ang pag-ibig ng Diyos nasa anak ng Diyos. Ang minamahal ng Diyos, yung anak niya. So, kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka mamahalin ng Diyos. Kaya nga, lahat tayo nung araw, anak ng pagsuway, hindi tayo anak ng Diyos. Eh, minagaling ng Diyos na maging anak tayo, binigyan tayo ng pagkakataon. Sabi sa John 1:12. Pagkakataon lang yun eh. Right lang ang ibinigay. Ngayon, nasa iyo yan kung mananatili kang anak. Dadapuat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. The right to be the children of God. So, pwede ma-forfeited yun, pwede mawala. Right lang yun eh. Malalaman mo yan na ikaw ay nasa langit na. Malalaman ligtas ka pag nahatulan ka na, eh nahatulan na ba? Eh, ang hinatulan na ngayon, Iglesia, sabi sa 1 Peter 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At tumauna sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Ginawa ng Diyos, hinatulan ng LCJ Ministry, nagkawatak-watak nga eh, na divide-divide, katulad ng Israel na divide sa Juda. Para malaman kung sino, at lumabas doon ang mga haring masasama, sina Jeroboam, sina Roboam, lahat ng may boang, puro boang. May buwang talaga. So doon nakita talaga na si David ang tunay na hari at tunay na pastor na si David. Kung paano talaga napakababa niya. Bagamat nakasala at napakababa. Binuhin niyo ba, binabato siya ni Seme nung mga tuyong mga ano, lupa. Binabato, sabi ni Joab, Master, papatayin ko na eh. Yun ang 5-star jet. Yun ang trigger man niya. Yun ang hit man niya. Sabi ni Joab, papatayin ko na eh. Nananapastangan ka. Sabi ni David, wag. Baka may tinuturo ang Diyos sa akin. Wag, amin siya. Alam niyo ba, sinungil si Semei nung maging hari si Solomon. Hindi nakakalimot ang Diyos sa ginawang paglapastahan sa pinuno eh. Kasi kumampi kasi si Semei kay Solomon. Kaya hindi siya pinatay ni Solomon. Eh pero mayroong utos sa kanya eh. Habi ni Solomon, winalangihan mo yung aking ama nung araw, pero hindi kita papatay, kumampi ka sa akin. Pero, ano ba tawag doon? Destiero ka. Mayroong ano, radius yung punta mo. Mula sa Jerusalem, halimbawa, 1,000 miles ka. Pag lumampas ka doon, papatayin ka. Eh, lumampas si ano, si Seme. Sinabi kay Solomon, sabi niya, di ba may usapan tayo? Penalty death, pag lumampas ka, pwede sumaway sa utos, patay ka. Pinatay siya. Bakit? Kasi, ano siya, nilapastangan niya si David. May kabayaran yun. Kaya hindi nakakalimutan ng Diyos yun eh. Pero tayo mga tunay, kinalimutan ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Mapalad yung pinawalang sana, sabi. So, i-maintain mo yung kabutihan para hindi nabalikan ng Diyos yung kasalanan. Mananatiti tayong tapat sa lahat ng kalooban ng Diyos at ginagawa tayong banal at perfect in Jesus' name. Sabi ng Romans 8:17, kaya tayo dumadaan sa napakaraming bautismo sa apoy at hirap at suffering para malaman kung sino talaga yung totoo. Kasi inuluwala natin yung kasama ni Kristo pag dumaan ka dun eh, in the affliction of fire. Di ba dumaan din yan sina si Shedrach, si Abednego? Di ba dumaan din si Apoyon? Kasama nila yung anak ng Diyos, isang anghel ang dinalang sugo. Hindi sila sumamba sa Diyos Diyosa, nanatili silang malinis, banal, matapat. Eh kaibigan sila ni Daniel, di ba? O hindi sila nasunod, nagtaka si Nebuchadnezzar eh. Eh di ba 7 times nating pinalakas ang apoy niya? Eh, ba't hindi nagsusunog? Ni damit, hindi. Doon ay pinakita ng Diyos talaga, materially, na talagang hindi magagalaw ang anak ng Diyos ng demonyo.
Basta nananatiling tapat na hindi sasamba sa Diyos Joseph, nananatiling sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka mamamatay. At yan ang plano ng Diyos sa atin. Yan ang pananampalataya mo, na pananampalataya natin. Hindi tayo mamamatay. Buhay tayong kukunin. Pero i-maintain mo yung righteousness. Makisama ka sa Diyos sa kahirapan. Kasi dadaan sa bautismo sa apoy, napakaraming krus na binubuhat natin, mga kapatid. Hindi lang yung krus na utos ni Kristo, ay pati pahirap ng katawan, yung mga sakit. Tinutos na sa natin, sabi ni Pablo, meron siya sakit na hindi gumagaling. Sabi niya, Panginoon, pwede ba? My grace is sufficient for you. Nagkaroon siya ng revelation. Na pinupunan ko sa aking katawan ang kahulangan ng hirap ni Kristo. Kasi katawan ka ni Kristo eh. Kaya nakakabuti sa atin ang sakit. Kasi titiisin mo yun eh. Pag tinitiis mo yung diabetes mo, yung stroke mo, yung high blood mo, okay lang sa'yo, Panginoon, minamahal pa rin kita, purihin ka, O Lord. At tulad ni Job, pagpapalain tayo ng Diyos. At i-glorify ka pagkatapos. Kasi kailangan magkaroon ka ng suffering, hindi pa, katawan ka ni Kristo eh. Yung katawan ni Kristo nag-suffer, at grabe. Biruin mo, koronang tinik. Kada kagagalaw dun, bumabaon yun eh. At saka mga abdi sa mata yun, dugo at pawis yun eh. Tapos binugbuga ng 600 soldiers, sinabunutan ka, dinuran ka, dinulpi ka. Tapos bandang huli, pinabubuhat siya yung krus, hindi na nga nabuhat. Bakit? E 39 yung biyak-biyak sa likod niya, nahataw na gupit ng ano eh, ng kabli. May kabli yun eh. Biyak-biyak yun. Tapos pagbubuhatin ka ng krus, di kanda kagagalaw. Ang sakit doon, maantak yun, yung pawis, yung pagod. Hindi na mabubuhat talaga. Kaya pagdating, tumulong yung si Simon, nagbuhat. Pagdating pa doon sa krus, napakatindi pa, hinubaran. Labas ang ari. Ibinilad sa kahihiyan si Kristo. At kaya tayo, binibilad tayo sa kahihiyan, pero kawawa sila. Lahat ng gumagawa ng masama sa inyo, hindi hihiwala yan ng kasamaan. Tandaan nyo yan. Proven sa akin yan eh. Lahat ng gumawa ng masama sa akin, kung hindi 6 feet below the ground, nagkawatak-watak ang buhay talaga. Kaya prayer ko, nagiging prayer ko, sana huwag masyadong grabe ibigay mo dun. Naaawa ako kasi, nararanasan ko hirap eh. Nakaka-relate ako kasi nararanasan ko hirap. Eh kapag nahulog ka sa kamay ng Diyos, napakahirap. Grabe gagawin ng Diyos sa'yo. Yun nga lang si ano eh, yung pumatay kay Abel, si Cain. Vagabonds, biruin mo, hindi ipinapatay ng Diyos siya, pinahirapan. Nilagyan ng tatak. Pag may pumatay sa'yo, 17 times 7 ang parusa. Eh, ba't mo papatayin yun? Eh, di lalo grabe parusa sa'yo. Ginawa ng Diyos doon, talagang pinarusahan yun. Sa mga Katoliko, sino yun? Yung humihila ng araw, mali eh. Sa mga, kalimutan ko yung ginawang pangalan doon eh. Kalimutan natin yun. Sabi dito sa 8:17, kung tayo mga anak, ay mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya. Upang tayo lumulhati naman kasama Niya. Lahat ng nagaganap sa atin, mga kapatid, may kinalaman ng Diyos. Tandaan niya. Mabuti o masama, may kinalaman. Ang gagawin mo lang, magpapasalamat ka ng lagi. Sabi ko nga, ang revelation sa akin dyan, kapag puro masama ang nangyayari sa iyo, talaga inuupasala ka, inaapi ka, ginagawa ka ng kasama, magpasalamat ka, pagpalain mo pa yung umuusig sa iyo, mauubos ang kasamaan sa buhay mo. At kapag dumarating naman sa iyo, puro pagpapala, magpasalamat ka, bubuluso ka maraming pagpapala. Nangyayari na sa atin yan eh. Nagkaroon ako ng revelation, itong 2014, 15, 16, puro pagpapala sa atin yan. Spiritually, physically, materially, basta i-maintain mo yung pagiging alagad. Sabi sa John 8:31. Kasi may mga sinasabing born again sila, Kristiyano, hindi naman alagad ng Diyos yun eh. Kailangan maging alagad ka ni Kristo. At ang magtuturo sa inyo, apostol, magbibigay ng dekreto, yan ang tunay ng Kristiyanismo, nakasulat sa Bible. Eh ngayon, napakaraming born again eh, may apostol ba? Nakagawa ba ng mga dekreto para sa iglesia? Nag-iwan ba ng palatuntunan susundin? Nagiging alagad ba? Hindi eh. Kaya nga, bukod tangin tayo lang sa Pilipinas eh. Kaya napakatindi ng dinadaanan natin, okay, magtaka. Kasi tunay na iglesia to.
Bigit, wala kang gawin, no? Hindi ka gawin, inuusig ka. Hanggang ngayon, inuusig pa ako. Kahit siya pa naginip, inuusig ako. Eh, natutuwa naman ako dahil napatutunayan ko na ang Diyos nasa akin. Kasi mapalad kayong inuusig dahil kay Kristo, mamanayan niyo kaharian ng Diyos. Sabi dito, John 8:31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. So, meron pa rin talagang sumasampalataya eh. May talagang mga, pero ito tanong eh, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. So, meron nakalagay na tunay na mga alagad, totoong alagad talaga. So, ikaw ang sasagot niyan eh. Ikaw ang magpapakatotoo. Sabi doon sa Mount Tinju, sabi ng isa, ako, sumama ka sa akin, ako ang vocalista doon. Ikaw, ako, hindi mo na kailangan pumili. Samahan na kita sa lahat. Diba? Binura niya yung tatlong nagbiyayabang. Doon sa Mount Tinju, diba? Meron nun eh. Ang una nun, yung ano, diba? Eh, artista na sa Inbulaga, ganun, diba? So, makikita ninyo na ang Diyos natin nakakakita ng lahat ng bagay. Ang importante, magpakatotoo ka sa sarili mo. Siguraduhin mo totoo ka at tiyak na totoo ang Diyos sa iyo. Amen! Amen.